So, ayan, welcome sa ating channel. Gagawan po natin ng video yung katanungan ni sandito si Sir Nixon Sandot. Ayan. Pasensya na dahil sira kasi yung microphone ng PC ko. Kaya sasipi na lang ano. Medyo nakakangawit pero ayos lang. Ayan, yung ano kasi mahirap siya i-config talaga. So, didirect ako na kasi nakakabit na yung tenda ko kaya hindi ko na pwedeng galawin. So, ito papakita ko lang kung saan ikakalibre. So ayan, ito ngayon, nakakonect ngayon ito sa piso wifi ko. Ayan. So nagbibigay yan ng IP na galing sa ano na, piso wifi. So ngayon, kung hindi nyo pa na-set up, kasi ako na-set up ko na. So magma-manual config ako dito para ma-access ko. Ayan, ayan. Para ma-access ko yung ano natin. Bali, ang default ng tenda is, kung di ako nagkakamali, 10 ata. Pero ngayon kasi pinalitan ko yung sa akin, ginawa akong 253.1, sabihin natin kasi client yan, 111, at ang gateway natin 253.1. So ayan, yan yung IP ng ano ko, kasi hindi mo siya ma-access kung hindi mo siya ano, i-manual, kasi naka-direct na siya sa piso wifi natin, so sinusunod na niya yung network. So okay, pagkatapos nyan, kailangan mo makita niyo yung network, magiging network, wala, hindi siya unidentified. Ayan. So dito naman sa Google tayo, type natin yung gateway 168.253.1. ayan o, yan yung gateway ko. Ayan, enter. So nakapasok na ako dito sa tenda. So kung bago pa lang, mamaya sasabihin ko kung paano i-config yung bago pa lang na naka-router mode. Siyempre, by default naka-router mode yan. So, ito kasi naka-AP mode na. Hindi siya AP mode pala. Tinanggal ko lang yung dynamic host configuration protocol o yung DHCP. Okay, so hindi ko ipapakita yung password ko. Ayan. Type ko lang yung password ko. Okay. So, ayan, maglalagin na ako, enter. Ayan. So, nakapasok na ako dito sa UI, GUI. So, nung una, mahirap. Kasi pag-Google Translate lang. Parang ito lang ang ginalaw ko dito. Naaalala ko yung kinuntig ko. So kung papalitan mo siya ng pangalan, unang-unang ginawa kong step is pinalitan ko muna ng pangalan. So ayan, by default ito naka-off kasi isang ano lang, optional si 5G. So ang ginawa ko, pinalitan ko niyan. Ayan yung ano niya. Ano ko ngayon, SSID. So yan muna ang pinalitan ko. So pangatlong tab, tingnan nyo po mga sir, ma'am. Ayan. Pangatlong tab. Ito yung magpapalit kayo ng pangalan. Ayan. So yan lang ginawa ko. Maliban sa ibang config, basic config ito para maging AP ng piso wifi natin. Ayan. So 2G, 5G. May konti lang akong ginalaw-galaw dyan.
sa ano yung sa channel, doon lang ako. Pero kung gusto niyo i-config dito, dito din 'yan eh. Hanapin niyo lang diyan. So ayun, na-chambahan ko. So ito yung papalitan natin ng pangalan, SSID. Ito naman sa channel. So ang current config ko ay channel 13, 20 MHz. 161, 20 MHz. So for 2G config, 5G ito. Isa. Ayan. Okay, nangawit na yung kamay ko. So dun lang muna, dun lang muna. Ano? So dito tayo sa ano, kung papatayin na natin yung DHCP sa network. So kung makikita nyo, panghuling tab or menu or yun menu. Okay. Panghuli, tapos makikita niyo yung address dito. Ayan. Makikita niyo yung address. Disable niyo lang ito kasi by default naka-open 'yan. Ibig sabihin, nagbibigay yan ng IP, parang nagiging ibang network ibang network. O sabihin nating may sarili siyang network. So kapag tinanggal mo 'yan, ang gagawin niyan, kung meron tayong existing network gaya ng network ng piso wifi, syempre magdedirect yan, tapos save nyo lang. Ayan, automatic na yan, hindi niya kayo bibigyan ng IP, wala na yung dati na IP niya na pwede kang magko-connect ng ano, i-manual config mo na gaya ng ginawa ko, kaya naka-connect na kasi sa piso wifi. Ayan. So tapos pag nag-reboot na, ito pinalitan ko pala ito ng ano, by default ata 10 ito eh. Pagkakaalam ko 10 'yan, pero pinalitan ko lang ng ano niyan para mas ma alam niyo na makabisado. So ano pa ba dito? Ang kailangan nating config. So syempre, parang may backup ata ito eh. Dito ito yung backup natin. Ayan. So kung tapos na kayong mag-config, click nyo lang ito sa panghuling-huli rin. Itong parang upgrade icon dito or backup icon, restore icon, parang maintenance. Ito yung router config natin, nag-save siya. So pag nagkamali kayo ng config, pwede nyo siyang ibalik. Okay. So kung may katanungan kayo, i-comment nyo lang sa baba, and then sagutin natin yan hanggat kayo natin. Okay. So kung makikita nyo dito, hindi na siya nag-direct sa network kasi wala namang nakasaksak na WAN. So dito naman, ayan, ito yung ano natin, SSID. Meron pa ba? So yun lang naman ang ginalaw ko dyan. Bali dito ulit natin, kung papalitan natin ng pangalan, SSID. Ayan. Ayan, in-enable ko yung 5G. Ayan. Tapos sa channel, ito lang naman, ito lang naman ang ginalaw ko dyan. And then so pag nag-save na, o nga pala no, pag nag-save. Ito, click nyo lang tong sa baba, pag nag-save. Ayan, sa baba, save din. Tapos, ang pinakalas na ginawa ko, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, na disable DHCP. So, ayan. So, hindi, didirect na yan sa piso wifi natin. San pa ba yung ano dito? Meron siyang AP mode eh, pero hindi ko kasi ma-disable yung DHCP niya. Kaya ang ginawa ko, ito eh. Ginawa ko, hindi ko siya in-enable. Hinayaan ko na lang. Ayan. So, ayun ang configuration ng tenda. AC23. Ayan, thank you. Huwag kalimutang mag-subscribe, syempre, at
click notification bell para ma-notify kayo. And kung may mga katanungan, sasagutin natin hanggat kaya nating sagutin, may knowledge tayo about dun. Okay, maraming salamat sa panonood. God bless.